Guys, welcome to Bakker Growers PH. So, katatapos lang po namin mag-pruning today. Papakita po namin sa inyo yung result ng pruning. So, ito po yung trunk natin. So, ito po yung mga canes natin. Narc black po yung variety. Kung mapapansin nyo po, long cane po yung iniwan natin o mahabang fruiting cane. So this time na experiment po kami na mag-iwan ng mahabang fruiting cane. So ito po sila. Kung pansin nyo, mahaba po yung mga naiwan na fruiting cane. So review lang po natin. Ito po yung arm or cordon. Ito naman po yung mga fruiting cane. So nagputol po kami sa 8 to 10 buds ng fruiting cane. Kaya medyo na mahaba po yung naiwan na fruiting cane. 8 to 10 buds. So hinahanap po namin doon kung asan yung magandang buds. Kung nasa ika-8, 9 or ika-10. So experiment lang po this time. So ganito po yung ginawa naming pruning. Ganito. Kaya mahaba po yung naiwan. Common po kasi yung 4 to 6 na iniiwan. So this time, 8 to 10 ang iniiwan namin. So, 2 to 3 months ay naglagay na po kami ng fertilizer before sa pruning. So kung pansin nyo po, ito po, mahaba ang fruiting cane na iniiwan namin. Ulitin ko lang po na experiment lang po namin ito ngayon kaya mahaba yung iniwan. So ito po yung mga fruiting bud nila. So naghahanap kami ng malulusog na fruiting bud at doon namin pinuputol. Importante na pumili po ng malulusog na fruiting bud para malaki po yung chances na magkaroon ng bunga. So magbibilang tayo ng fruiting bud. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, tapos putol. Nasa walo, ikawalong bad po kasi yung maganda. Kaya yun ang pinili namin. So dito naman po sa kabila, nasa ikanay na bad. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam yung nasa dulo. Kasi yan po yung magandang fruiting bud. Kaya sa doon namin pinutol. So iba-iba po sila. 8 to 10 buds kami nagpuputol. Kaya kung pansin nyo, mahaba talaga yung mga naiwan na fruiting cane. So hindi naman namin sinabi na tama itong sa amin. Nag-experiment pa lang po kami. Guys, after 1 week, nag-bud break na po yung mga buds natin. So ito na po, unti-unti na naglalabas ng mga shoots. So hindi pa natin nalalaman ngayon kung may dala ba itong bulaklak. Siguro next week, makikita na natin or mas clear na. So ito na po, unti-unti na silang nag-bud break. 1 week after ng pruning natin. Sana successful yung experiment natin na nag-iwan tayo ng mahahabang fruiting cane. So ito na po. Unti-unti nang nagbabad break ang mga fruiting cane. So babalik po tayo dito after
2 to 3 weeks, babalikan po natin ito para malaman natin ang result ng ating experiment. So, samahan niyo po kami sa pagbabalik natin dito. Guys, after 20 days, ito na yung result ng experiment natin na pruning. Naging successful po yung experiment natin. Kung mapapansin nyo, naglabas nga po ng mga bulaklak, yung mga fruiting cane natin. So, ito na po yun. Halos lahat po ng fruiting cane ay may dalang bulaklak. Ito na po. Sana mapalaki natin na maayos yung bulaklak para mabuo at maging bunga or mga berries. So, ito pa po. Medyo marami po yung binigay na bulaklak. Ito. So, ito po yung experiment natin na 8 to 10 buds. So, lungkin po yung iniwan. Ito na yung result after 20 days. So, maganda po yung naging result. Ito, may mga bulaklak pa po dito sa dulo. Yan. Ito po. Ang mga dala nilang bulaklak. So guys, ito na yung mga bulaklak natin. Ilapit lang natin. Ayan. So, madami-dami po ang binigay na bulaklak ni Narc Black ngayon. So, minsan po, pinuputol namin yung mga dahon before sa bulaklak para diretso po yung nutrients sa bulaklak. Nagbawas kami konti ng mga dahon before sa bulaklak. Ito, maliit pa po yung cluster niya. Ayan. So, magbibigay po kami ng update after 2 months yung kapag na-form na po yung berries natin. So, yung iba, susubukan namin isaw-saw sa GA3. So, titingnan natin kung ano yung magiging result. After na ng pag full bloom nila, isasaw-saw natin yung iba. Ito pa.